Ika-18 ng Hunyo, Martes, ng 11 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyo na sinabi, mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin niyo ang inyong kaaway at ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Sa ganito kayo magiging mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa kapwa masama at mabuti, at pinapapatak ang ulan sa kapwa makatarungan at di makatarungan. Kung mahal niyo ang nagmamahal sa inyo, ano ang gantimpala niyo? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga kolektor ng buwis? At kung ang mga kapatid niyo lamang ang inyong binabati, ano ang naiiba rito? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga pagano? Kaya maging ganap kayo gaya ng pagiging ganap ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin niyo ang inyong kaaway at ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Nagkaisip si Jesus bilang isang batang Hudyo sa paniniwala na kinalulugdan ng Diyos ang Israel higit sa ibang mga bansa. Tinuruan siya na mahalin ang kanyang kapwa at kamuhian ang kanyang kaaway. Itinuturing na kapwa ang sinumang Hudyo at ang hindi Hudyo ay maituturing na isang kaaway. Lalo na sa panahon ng matandang tipan kung saan kailangang protektahan ng bawat tribo sa Israel ang kanyang sarili sa mga kaaway. Sa bundok ng pagpapala, hinahamon ni Jesus ang kapwa niya mga Hudyo na lawakan ang kanilang pag-iisip at huwag mapako sa makipot na lubang pananaw. Ibinibigay ni Jesus ang utos, mahalin ang kaaway, ipanalangin ang mga nang uusig. Ito ang pinakamahirap at mapanghamon sa lahat ng mga turo ni Jesus. Sadyang radikal at kakaiba ang turo ni Jesus. Hindi niya tinatanggap na mag-isip tayo ng masama sa kapwa kahit sa kaaway. Sa halip, tinuturuan niya tayong mahalin ang ating kapwa. Magagawa lamang natin ito sa pagmamahal na mula kay Jesus. Tinuturuan niya tayo na makitungo ng mabuti sa ating kaaway nang sa gayoy, maaari din nating ipakita sa ating kapwa ang buong buhay na tinamo natin mula sa Diyos. Pagsasagawa, isang mabuting paraan para mawala ang kaaway ay ang pakikipagkaibigan sa Kanya.